Apo, aalis ka na ba talaga? Iyon ang naging tanong ni Lola Camila kay Connie nang sandaling nag-iimpake na siya ng kanyang mga gamit. Ginitian niya ang abuela at sinulyapan ito ng tingin. Nakita niyang may dala itong tsaa para sa kanya. Oh, inumin mo muna ito para mainitan yung tiyan mo. Hindi ka lumabas kagabi. Hinintay pa naman kita sa hapag. Hindi ka rin nagkape kaninang umaga kaya naisipan kong dalhan ka ng tsaa dito sa kwarto mo. Hinaplos yata ng mainit na kamay ang puso ni Connie dahil sa winika ng abuela. Napaka maalalahanin nito, kaya naman mahal na mahal siya. Salamat Lola ha. Napagod lang po talaga ako sa pag-workout kagabi, kaya nakatulog ako kaagad. At saka opo, mamaya na ho ang flight ko papuntang El Nido. Apo, sa tingin mo ba'y makakapagpasaya sa'yo itong pag-alis mo? Oo naman Lola. Natatawa niyang sagot. Mukhang hindi naman yata siya papayagang umalis. Bakit la? Ayaw mo na ba akong umalis? Tumigil siya sa ginagawang pag-iimpake at umupo na rin sa gilid ng kanyang kama, kaharap sa Lola Camila. Ginagap niya ang kulubot na nitong mga kamay. Her Lola Camila is in her 70s. Pero malakas pa rin ito at nagagawa pa rin ang mga gustong gawin sa buhay katulad na lang ng pagtatanim ng mga gulay sa garden sa likod ng kanilang bahay. Ang abuela na lang ang naiwan sa kanya. Ito na lang ang kasama niya sa buhay. Kasi apo, nag-aalala ako sa'yo. Bakit naman Lola? Kasi mag-isa ka nga alis at hindi mo isasama si Mariano at Belinda. Tukoy nito sa yaya at sa driver niyang mag-asawa. Matagal nang naninilbihan sa kanya at sa lola niya ang dalawa. Wala kang makakasama roon. Wala kang mauutusan kapag may kailangan ka. Mas lumapad ang ngiti ni Connie dahil sa kanyang narinig. Lola, I can handle myself po. Remember, hindi na ako teenager. Kaya ko na pong mag-isa. Kahit na apo, hindi ko maiwasan ang mag-alala. Lola, hindi niyo na po kailangang mag-alala. Promise, magiging okay ako doon ng mag-isa. Magbabakasyon lang ako sandali para ma-refresh at makapagsimula na ulit sa susunod na buwan. Don't worry, tatawag po ako palagi. Okay, I'll wait for you apo. Bumalik ka kaagad ha, pagkatapos ng bakasyon mo. Tumango siya bilang tugon sa paalala ng kanyang Lola Camila. Matamis niya itong initian at niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal niya ang abuela. Mami ito ng daddy niya. Magmula nang magkaisip siya, ay ito na ang palagi niyang nakasakasama sa buhay. Sa lahat ng taong minahal niya, sa Lola Camila lang ang hindi nang iwan sa kanya. At matapos maghiwalay ng mga magulang niya ay naiwan siya sa abuela. Ngayon ay may kanya-kanya ng pamilya ang mga ito. At dahil ayaw niyang makisiksik sa bagong pamilya ng parents niya, ay nanatili siya sa pangangalaga ng kanyang Lola Camila. She came from a very wealthy but a broken family. Hindi siya nagkaroon ng masayang pamilya dahil 10 years old pa lamang siya nang maghiwalay ang parents niya. Binigay nito ang lahat sa kanya, lahat ng gusto o anumang pangangailangan niya. Nang iwan siya ni Lola Camila, ay naisip na naman ni Connie ang mapait na napagdaanan niya sa nakalipas na 3 buwan. May konting kirot pa rin kapag bumabalik ang mga yon sa balintataw niya, pero hindi na ganun kasakit. Ngayon, na-realize niya kung gaano katindi at kasama ang naging epekto ng mga ginawa niya ay masasabi niyang hindi niya nahahayaan na lamunin ng isa pang pagkakamali ang buo niyang pagkatao. Hindi naging maganda ang pangalawang pag-ibig na natagpuan ni Connie sa taong minahal niya ng lubusan sa loob ng 1 taon. Binigay niya rito ang lahat, pero hindi pa rin yun naging sapat. Sugatan ang puso niya nang tapusin ng lalaking minamahal niya ang lahat-lahat sa kanila. Halos 3 buwan siyang nagmumukmok matapos ang naging paghihiwalay nila. Naisip niya na noon na hahantong sila sa ganon, pero sa hindi ganoong paraan, na halos ikahiya siya ng lahat. Maging siya ay kinakahiya rin ang sarili matapos ang pagkakamaling yon, at hindi niya na magugustuhang mangyari pa ulit sa kanya. Ngayon, ay masasabi niyang unti-unti niya nang naaayos ang buhay niya. Bakasyon lang ang kailangan para bumalik sa dati ang sigla niya. Hindi naman kagad mabubuong muli ang puso niya, pero sisikapin niyang gamutin kung ano man ang nasugatan sa kanya. At sa pagkakataong ito,
ay masuunahin niya ang sarili. Mas mamahalin niya ang sarili. Welcome to El Nido, Miss Alejo! Yun ang bati ng babaeng receptionist kay Connie. Nasa bungad pa lamang siya ng entrance ng hotel sa El Nido. Thank you. Tipid na bati niya pabalik. Nakasunod ito sa kanya kasamang isang roomboy na maghahatid ng mga luggage niya sa loob ng kaniyang suite na uukupahin niya sa loob ng isang buwan. Oo, isang buwan siyang mananatili muna sa El Nido. At habang narito siya, ay magsisimula na rin siyang mag-apply ng trabaho sa Maynila sa pamamagitan ng virtual meeting. At kapag natanggap siya, kahit hindi pa tapos ang bakasyon niya ay uuwi na siya para magsimula na sa trabaho. Enjoy your stay, Miss Alejo! Sabi ng receptionist nang ibigay nito sa kanya ang kanyang keycard. Pagkarating sa loob ng suite at pagkaalis ng roomboy na naghatid sa kanya, ay pabagsak na nahiga siya sa malambot na kamang naroon. Sana nga'y maging maayos ang bakasyon ko. Inaantok niyang bulong sa sarili habang nakapikit at may malungkot na ngiti sa mga labi. After this, I will be starting over again. Makakalimutan ko rin ang lahat. Dahil sa pagod sa biyahe ay kagad na nakaidlip si Connie. Nang magising siya ay tanghali na. Nakaramdam siya ng gutom. Pero sa halip na magtungo sa restaurant na nasa loob din ng hotel, ay patakbong tinakbo niya ang dalampasigan. Hinanda niya ang kaniyang kamera at sinimulang kuhanan ng video ang magandang view sa harapan niya at ang papalubog na araw. Naghalo-halo ang kulay ginto at kulay kahel sa kalangitan. Banayad ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan at ang huni ng mga ibon sa paligid ay kay sarap pakinggan. Para iyong musika sa pandinig niya. Ganito nga ang gusto niya. Kapayapaan. Kapayapaan at malayo sa mga bagay o tao na maaaring makapanakit sa kanya. Muling ginalaw ni Connie ang kamera at tinutok yun sa nagsasayawang mga dahon ng niyog. Ginagalaw niya ang kamera pababa sa dagat. Pero may nahagip na figura ang kamera niya. Kaya naman muli niyang inangat yon para makuhanan ang isang lalaki na nakatayo may kalayuan sa kanya. Nang muling makita sa kamera ang lalaking nakatalikod mula sa gawi niya, binalot ng kaba ang buong sistema ni Connie. Pamilyar kasi sa kaniyang piguran ng lalaki. She zoomed in the camera para makilala kung sino ang lalaking yon at sa sandaling humarap sa gawi niyang lalaki ay wala sa sariling nabitawan niyang hawak na kamera. Lucho? May kalayuan sa kaniyang lalaki kaya hindi siya nito napapansin. Pero habang nakatitig siya rito, ay siya namang unti-unti nitong pagbaling ng tingin sa pwesto niya. Sa isang iglap lang ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Dumoble ang pagpintig ng puso ni Connie sa hindi niya malamang dahilan, lalo pa nang makitang kumunot ang noo ni Lucho habang nakatingin sa kanya. Kinikilala siya. Nang hindi na matagalan pa ni Connie ang titig ng binata at mukhang hahakbang napapalapit sa kanya, ay mabilis niyang nilisan ang dalampasigan. He's here, Donna! He's here! Histeriya ni Connie habang hawak niyang cellphone na nakadikit sa kanyang tenga. Kausap niya sa kabilang linya ang kaibigan niyang doktor na si Donna. Kagad niya itong tinawagan kanina nang makapasok siya sa loob ng suite. Sino? Si Russell? Takang tanong ni Donna kaya nasapo ni Connie ang noo. Nope! Hindi siyang tinutukoy ko! Eh sino? Wala ka namang ibang tao na iniiwasan, di ba? Si Russell lang? So, kung hindi si Russell lang nariyan, baka ang asawa niya. Gumuhit ang pait sa puso ni Connie dahil sa narinig. Hindi lang naman silang nagawan ko ng pagkakamali, Donna. Ah, so, si Lucho. Si Lucho ang nandyan? Tumango si Connie bilang tugon. Kahit hindi nakikita ng kausap, ang naging pagtango niya. Okay, silence means yes. So si Lucho nga. Eh ano naman ngayon kung nandyan si Lucho? Donna, tingin mo ba magiging magandang bakasyon ko? Kung may nakikita akong isang tao rito na makakapagbabalik lang ng sakit at hiya na nararamdaman ko. At sa tingin mo ba, makakalimutan mo talaga ang lahat kapag iwas ka ng iwas? Anong plano mo ngayon? Aalis ka ng El Nido dahil lang nandyan si Lucho? Ganun na nga. Malungkot niyang sagot at naupo sa gilid ng kama niya. She is frustrated. Connie, it's not the right thing to do. Wala kang mapapala kung iiwasan mo lang yung mga bagay na
nakakapagpatrigger ng sakit na gusto mo nang kalimutan. You have to face it. Donna, what do you mean? What I mean is, you should face Lucho. Dapat mo siyang kausapin, Connie. Ha? Bakit ko gagawin yun? Because you have to say sorry. Donna? Oo, Connie. Kailangan mong humingi ng tawad kay Lucho. Dahil alam mo sa sarili mo na wala naman talaga siyang ginawa sa'yo. Ikaw itong walang puso na nambintang sa kanya ng kung ano-ano na hindi niya naman ginawa. At kung ano-anong masasakit na salita ang pinagsasabi mo. He has nothing to do with your problems. And yet, sinaktan mo siya. Emotionally and physically. Stop! Nakapikit na pigil niya kay Donna. Bigla na lang kasing bumalik sa alaala niya ang gabi na pinuntahan niya sa kondo nito si Lucho. Hinampas-hampas at pinagmumumura kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya rito. Hindi man lang siya nakapagpigil dahil lasing na lasing siya ng gabing yon. Sige na, may trabaho pa ako. Tawag ka na lang ulit kapag nakahingi ka na ng tawad kay Doc Lucho. Matapos ang sinabi niya ni Donna, ay ibinaba ka agad ni Connie ang tawag. Ay, ano na lang ang gagawin ko? Maluhaluha niyang naisatinig at muling naupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang ibinagsak ang katawan sa malambot na kama at hinaya ang tangayin siya nang alaala kung saan ay ibinaon niya sa kahihiyan ang kaniyang sarili. Hoy! Dr. Lucho Mondihar! Lumabas ka dyan! Walang niya ka! Malakas na sigaw ni Connie habang hawak niyang bote ng alak na ginagamit niya pang katok sa pintuan ng taong naging dahilan ng pagwawala niya ngayon. Naubos niya na ang laman noon kanina habang nagmamaneho siya papunta sa building ng kondo ni Doc Lucho. Hindi niya alam kung paano niya nakayanang magmaneho papunta roon at nakarating pa siya ng ligtas, samantalang halos hindi niya na maimulat pa ang mga mata sa labis na kalasingan. Siguro ay dahil sa sobrang galit na nararamdaman niya para sa doktor na sumira lang naman ng buhay niya. Ano? Hindi ka na ba talaga lalabas? Sige, huwag kang lumabas dahil buong gabi lang naman akong mag-iingay dito sa labas ng kondo mo. Nagtatago ka lang naman dyan sa gwapo mong muka, machong pangangatawan at maangas mong galawan. Pero ang totoo ay bakla ka naman talaga! Hindi natuloy ang sanay sasabihin pa sana ni Connie nang bigla na lamang ay bumukas ang pinto sa kanyang harapan at iniluwano ng isang matangkad na lalaki. Walang pasabi at marahas na hinila siya nito sa magkabila niyang braso kaya naman malakas na bumangga siya sa matigas nitong katawan. Para bang nawala ang kalasingan niya nang magtama ang kanilang mga mata ni Lucho. Matalimang titig na pinupukol nito sa kanya na para siyang lalamunin ng buhay. Nakaramdam siya ng takot pero mas lamang ang nararamdaman niyang galit para sa lalaki. Natagpuan na lang ni Connie ang sarili na nakapasok na pala siya sa loob ng kondo ng binatang doktor. What did you say, Miss Alejo? Mahinahon itong tanong sa kanya sa matigas na tinig. Ramdam niya ang sakit ng mahigpit nitong pagkakahawak sa kanya sa magkabila niyang braso. Hindi mo narindig ang sinabi ko? Bakla ka na nga, bingi ka pa! Nakita niyang umigting ang panga ng binata dahil sa sinabi niya. Miss Alejo, talaga bang wala ka ng hiya na natitira dyan sa katawan mo? Lihim na napalunok si Connie dahil sa narinig. Oo, alam niyang nakakahiya siya, pero sasagarin niya na. This oras na ng gabi, tapos nandyan ka sa labas ng kondo ko, nagwawala. What the hell? Hindi to gawain ng isang edukadang babae, kagaya mo. I'm very disappointed, Miss Alejo. I have a very high expectation about you. Pero ano tong ginagawa mo? Wala akong pakialam sa expectation na yan! Malakas na sigaw ni Connie at marahas na kumalas siya mula sa pagkakahawak ni Dr. Lucho. Umatras siya at lumayo ng konti sa lalaki. Nagsimula na namang magsibagsakan ang kaniyang mga luha. Kung hindi niya sana alam ang address ng binata, ay hindi sana siya nagwawala rito ngayon at hihintay na lang ang muli nilang pagtatagpo sa ospital. Pero head si Connie ng HR sa hospital kung saan nagtatrabaho ang binatang doktor. Malamang ay alam niya ang address nito. Sabihin mo na kung ano pang gusto mong sabihin. Ipahiya mo pa ako kung gusto mo. Tutalay doon ka naman magaling, hindi ba? Umiiyak niyang tanong habang nakatitig sa walang emosyong mga mata ni Lucho. Sa loob ng isang taon na magkarelasyon kami ni Russell,
Wala naman kaming naging problema. Pero nang dumating ka sa ospital, nagkagulo ang lahat. Bakit? Gumaganti ka ba ha? Gumaganti ka ba sa ginawa kong pambabastad sa'yo ng mga high school pa lang tayo? Nanatiling walang imik si Lucho. Walang sagot sa naging tanong niya. Kakilala naman niya talaga si Lucho mula ng mga high school pa lamang sila. Sinubukan itong manligaw sa kanya nung nasa 4th year high school na sila, pero hindi niya ito binigyan ng pagkakataon na makapasok sa buhay niya dahil isa itong dakilang playboy. Hindi na sila nagkita pa ng binata nang mag-college siya. Pagbalik nito sa Pilipinas ay isa ng doktor. Napakatagal na nang nangyari yon, Connie. Hindi na ikaw ang Connie na nagustuhan ko noon. Kung ganon, bakit ka nakialam? Putol niya kay Lucho. Nang marinig mo ang naging pag-uusap namin ni Russell sa loob ng opisina niya, ay bigla na lang nagkagulo ang lahat. Magulo na ang relasyon niyo noong mga panahong wala pa akong alam. At nang malaman kong tungkol sa walang kwentang pag-ibig niyo para sa isa't isa, hindi ako nakialam. It's not my business, Connie. Sinungaling! Dinuro-duro niya si Lucho kaya naging matalim na naman ang titig nito sa kanya. Wala kang karapatang sabihin na walang kwentang pagmamahalan namin. Ikaw ang dahilan kung bakit nalaman ng lahat ng naging relasyon naming dalawa. Ikaw ang dahilan kung bakit napahiya ako sa loob ng ospital. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin ang mapahiya, Lucho. Eh ikaw, alam mo rin ba kung gaano kasakit para sa taong nasaktan niyo ang ginawa niyo ng lalaking yun, Connie? Natigil sa pag-iyak si Connie dahil parang punyal na tumarak sa dibdib niya ang mga sinabing yun ni Lucho. Hindi mo alam dahil selfish ka. Sariling kaligayahan mo lang ang iniisip mo at hindi ng mga taong nakapaligid sa inyo. Dahil ganun ako magmahal, Lucho. Ganun ako magmahal. Binibigay ko ang lahat at wala akong pakialam sa mga taong naapakan o nasasaktan ko. Napaka-miserable ng buhay mo, Connie. You're an immature shit. Ano? You heard me right. Ang sabi ko, isa kang. Hindi na nito natuloy pa ang sanay sasabihin dahil malakas nang sinampal na ni Connie ang binata. Hindi niya na gustong marinig ang pangiinsulto nito sa kanya. Nang matapos ang ginawa niyang pananakit kay Lucho, ay katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Namanihid ang kamay niya sa lakas ng pagkakasampal niya sa binata. Selfish na ako't immature. Pero hindi ako katulad mo, Lucho. Kinaya mong i-revive ang lahat ng naging pasyente mo. Pero hindi ang matalik mong kaibigan. Wala kang kwentang doktor! Napapikit ng mariin si Connie nang maalala niya ang huling mga katagang binanggit niya bago tuluyang lisanin ang condo unit ni Lucho. 3 buwan ang nakakalipas. Napaka-personal ng anong sinabi ko sa kanya at sobrang nakakahiya pa yung ginawa kong paglalasing at pagwawala. Para ko na rin binuntun sa kanyang lahat ng galit ko sa mundo. Mahinang na isa tinig ni Connie. Sa 2 taon kasing pagtatrabaho ni Dr. Lucho sa ospital, kung saan siya ang head ng HR, ay nalaman nilang napakagaling nitong doktor. Isa itong general surgeon. Pero nang dinala sa ospital nila ang matalik nitong kaibigan na isang pulis, ay hindi iyon nakaya nang i-revive ni Lucho. Namatay dahil napaka-risky ng operasyon at natamaan ang balang pinaka-sensitive na nerve sa puso nito. Ginamit niyang nangyaring yon para makaganti sa masakit na mga salitang binabato ni Lucho sa kanya. Hindi ko dapat ginawa yon. Nasapo ni Connie ang noo at bumuntong hininga. Donna is right. Kailangan kong humingi ng tawad kay Lucho. Aniya tumayo na. Huli na kasi nang malaman niya noon na wala naman pala talagang kinalaman si Lucho sa nangyari sa kanilang dalawa ni Russell. Kailangan niyang humingi ng tawad at magpatawad. Nang sa ganon, ay matutunan niya ring patawarin ang sarili. Nang gabing yon matapos maligo ay bumaba kagad si Connie. Kumain siya ng mag-isa sa restaurant habang palingalinga sa paligid. May hinahanap. Pero naglibot na siya ng ilang oras sa halos kabuuan ng resort pero wala pa rin siyang makitang Lucho Mondejar. Sumasakit na ang paa niya kaya naman bumalik na lang siya sa suite pero nang nasa bungad na siya ng hotel ay niisipan niyang magtanong sa mga receptionist na naroon. Yes ma'am, how can we help you? Itatanong ko lang sana kung may nag-check-in ba dito na Lucho Mondejar ang pangalan? Sorry ma'am, we can't disclose any information po kasi from our guest. Ganun ba? Sige, pasensya na.
Malungkot na ngumiti siya. Magpupumilit pa sana siya pero baritonong tinig na ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Bakit mo ko hinahanap? Sa nanlalaking mga matay tila na istatwa si Connie sa kinatatayuan, hindi malaman kung ano ang gagawin ng mga sandaling yon. Binundol ng matinding kabang dibdib niya sa isiping mukhang makakaharap niya na naman ang taong minsan niya nang sinaktan. Kanina habang hinahanap niya ito, ay gustong gusto niya itong makausap. Pero ngayong malapit na sa kanya si Lucho, parang gusto niya na lang tumakbo na naman palayo. Ang hiyang nararamdaman ni Connie ay mas lalong tumindi nang maramdaman niyang yabag ng binata patungo sa kanyang harapan. Nang mag-angat siya ng tingin ay walang kahirap-hirap na nagtagpo ang kanilang mga mata. Sumagot ka. Bakit mo ko hinahanap? Lucho. Nais sa tinig na lamang ni Connie. Nagtanong ka pa talaga dito sa front desk para lang malaman kung nandito ako. Kahit alam mong hindi sila nagbibigay ng information. Oo. Pasensya na. Nakita kasi kita kanina. Nakita mo ako. Pero tumakbo ka na para kang nakakita ng multo. And now you're looking for me? Napayuko si Connie. Walang gana ang paraan ng pagsasalita ni Lucho. Halata namang galit pa rin sa kanya. Gusto lang kasi kitang makausap kaya hinanap kita. Hindi kita mahagilap sa labas. Kaya nagtanong ako rito sa loob. Tipid na nginitian niya ang binata pero inirapan lang siya nito. Napakasuplado. Suplado talaga si Lucho. Yun ang pagpapakilala niya sa binata mula nang bumalik ito sa Pinas. Galing ito sa Germany. Doon ito nag-college at doon din nakapagtapos ng pag-aaral bilang doktor. Alam niya yon dahil dumaan naman sa kaniyang resume ng binata nang mag-apply ito sa ospital na pinagtatrabahuhan niya 3 years ago. Noon pa man ay tahimik naman na talaga ang binata. Mas lalo itong naging cold ng binasted niya nung mga high school pa lamang sila. Bakit gusto mo na akong makausap ngayon? Dati halos isumpa mo na ako. Lucho, alam mo kung bakit gustong makipag-usap sa'yo? Dahil ba to sa pananakit mo sa akin ng gabing lasing na? Hindi na naituloy ni Lucho ang mga sanay sasabihin dahil bigla niya nalang tinakpan ang bibig nitong walang preno gamit ang kabilang palad niya. Ano ka ba? Kahit kailan talaga, wala ka nang ginawa kung di ang pahiyain ako. Nakakainis yung bibig mo. Mangiyak-ngiyak niyang sad habang palingalingas sa paligid. Nahihiya siyang marinig ng mga ito na minsan niya nang sinampal si Lucho nung gabing lasing siya. At nang muli niyang tiningala ang matangkad na binata, ay nakita niyang wala itong imik. Nakatingin lang sa kanya at sa kamay niyang nakatakip sa bibig nito. Mabilis na tinanggal ni Connie ang pagkakatakip ng palad niya sa bibig ni Lucho. Naramdaman niya roon ang malambot nitong mga labi. Para siyang kinuryente. Ayaw mong malaman ng iba na minsan mo nang sinampal tong gwapo kong muka? Mahinang tanong nito at napamulsa habang seryosong nakatitig lang sa kanya. Napaiwas tuloy siya ng tingin. Kaya nga, gusto kong humingi ng tawad sa nagawa ko at sa lahat ng nasabi ko. Ano nga ulit yung mga sinabi mo? Bakla ako. Napangiwi siya dahil sa sinabi nito. Talaga ba, Miss Alejo? Sa gwapo kong to, tingin mo talaga bakla ako? Alam kong hindi ko dapat sinabi yon, Lucho. Formal sana akong hihingi ng tawad sa'yo. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Nang masinsinan? Ayoko. Ha? Ang sabi ko ayoko. Late na. Inaantok na ako. Pagkasabi nito noon, ay kagad siyang tinalikuran at humakbang napapunta sa elevator sa tapat nila. Maagap si Connie. Nasundan niya kagad ang binata sa loob ng elevator bago pa man yun magsara. Inaantok ka na? Maaga pa naman? So kung maaga pa hindi ako pwedeng antukin? Wala naman akong sinabing ganun. Kung talagang inaanto ka na, pwedeng bukas na lang. Libre ka ba bukas? Hindi. Busy ako. Kung ganun, the day after tomorrow na lang. May mga restaurant sa labas ng resort. Masasarap ang mga foods nila. Treat ko. Hindi pa rin pwede. Uuwi na ako. The day after tomorrow. Pakiramdam ni Connie ay nilalamukos ang puso niya sa loob dahil sa ginagawang pagtanggi ni Lucho sa kanya. Napasimangot at napayuko siya sa isiping ayaw nga talaga nitong makipag-usap sa kanya. Dahil hanggang ngayon,
ay galit pa rin ito sa nagawa niya rito noon. Katahimikan ang namayani sa loob ng elevator. Naiiyak si Connie sa labis na pagkapahiya dahil parang hangin siya kung ituring ni Lucho. Wala na talaga sigurong chance na mapatawad siya ng binata. Nang tumunog ang elevator ay bumukas yon at lumabas kaagad si Lucho. Hindi na siya nag-abalang tawagin pa ito dahil halata namang sarado ang tenga para sa kanya. Kinabukasan ay maagang nagising si Connie. Gusto niya kasing makita ang sunrise. Yun naman talagang dahilan kung bakit siya pumunta ng El Nido, ang makitang pagsikat at paglubog ng araw. Suot niya ang isang white dress na hanggang sa ibabaw lang ng kanyang tuhod. Wala siyang suot na tsinelas kaya natutuwang din naman niya ang malapulbong buhangin sa kanyang paa. Nagtagal siya sa dalampasigan ng halos 2 oras. Nang mainita na, ay bumalik siya sa hotel. Pero kumunot ang noon niya nang makita si Lucho sa front desk at mukha namang walang mahalagang pakay doon kung di ang makipagkulitan sa mga receptionist na naroon. Nakayukong naglakad lang patungo sa elevator si Connie. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad pero natigil din ang marinig niya ang tinig ng binata. Miss Alejo. Napalingon si Connie. Tumibok ng mabilis ang puso niya nang makitang humahakbang na papalapit sa kanya si Lucho. Hindi nakaligtas sa kaniyang mga mata ang maugat nitong mga braso at mabalbon na mga paa. Nakasimpleng Hawaiian shirt at shorts lang kasi ang binata. Magulo ang buhok nito na mukhang kagigising lang. May lahing German si Lucho, kaya naman nadidipi na ang matingkad nitong balat kapag nasisinaga ng araw. Kasing kulay ng dagat sa labas ang mga mata nito. Kulay asul. Ilang sandali pa ay nakalapit na ito sa kanya. Bakit? Nakangiti niyang tanong. Oh. Ha? Kamera mo. Bumaba ang tingin niya sa kamerang hawak ni Lucho. Tumakbo ka nung nakita mo ko kahapon. Siguro ay nabitawan mo tong kamera mo. Nang muli mong makita ang kagapuhan ko. Gumuhit ang matamis na ngiti sa mga labi ni Connie dahil sa narinig. Hindi ko na alala na nahulog ko pala to. Pasensya na. Makakalimutin talaga ako. Ani ang tinanggap na ang kamera. Nag-breakfast ka na ba? Walang naisagot si Connie. Nabigla siya sa naging tanong ni Lucho. Do you want to have a breakfast with me? Lucho. Sagot. Minsan lang ako mag-iya ng breakfast, Miss Alejo. Gusto. Hindi pa kasi ako nagbe-breakfast. At saka, malungkot kumain ng mag-isa. Saan mo gusto? Dito sa loob o sa mga kainan dyan sa labas? Masasarap daw ang mga pagkain dun sa mga floating cottages dyan sa labas. Pwedeng dun na lang. Nang tumango si Lucho, ay kumislap sa tuwa ang mga mata ni Connie. Hindi siya makapaniwala na nakikipag-usap ngayon si Lucho sa kanya. Para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Nang nasa loob na sila ng isa sa mga floating cottages na doon, ay nagsimula na silang kumain. At puro seafoods ang in-order nila. Nilantakan niya kagad ang inihaw na bangus na si Lucho naman talaga ang umorder. That's my favorite food. Anitong nakatingin sa kinakain niya. Talaga? Masarap! Hindi ako nakakakain nito sa bahay eh. Bawal kasi sa arthritis ni Lola. Akin na itong natira ha? Natatawang tumango si Lucho bilang tugon sa tanong niya. I didn't know na ganyan ka pala kalakas kumain. Oo, malakas akong kumain. Magmula nang maghiwalay kayo ng lalaking yun? Natigilan si Connie. Hindi kaagad siya nakasagot. Nalaman ko nung mga high school pa lang tayo na kapag stress ka, ay sa pagkain mo binubunto ng lahat. Nagiging matakaw ka raw kapag maliit ang nakukuha mong score. Hanggang ngayon ba'y ganun ka pa rin? Tipid na nginitian ni Connie si Lucho at dahan-dahang tumango. Alam mo pa rin pala ang bagay na yun tungkol sa akin. Ilang taon ang nakalipas pero kilala mo pa rin ako. Naging crush kita noon, kaya alam ko ang bagay-bagay tungkol sa'yo. Nag-init ang bawat sulok ng mukha ni Connie dahil sa narinig. Lucho, I'm sorry. Panimula niya nang titigan sa mukha ang binata. Ang akala ko noon, ikaw ang nagkalat ng tungkol sa amin ni Russell. Kasi narinig mo ang naging pag-uusap namin sa loob ng opisina niya.
lasing akong pumunta sa kondo mo at nagwala pa. Hindi ko ginustong mangyari yun. Nadala lang ako ng emosyon ko. Tumungot ang ito at hindi sumagot. Muli nitong ginalawang pagkain. Pagkatapos ay muli siyang tinitigan sa mga mata. Connie, can I ask something? Oo naman. Ano yun? Minahal mo ba talaga si Russell? Hindi naman siya nakasagot. Hindi niya yata maiiwasang hindi pag-usapan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. You chose to have that kind of relationship na alam mong hinding-hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Lucho, hindi ko sana gusto pang pag-usapan. Hindi ko naman sinasabing pag-usapan natin ang naging relasyon niyo. Putol nito sa kanya. Gusto ko lang malaman kung mahal mo nga ba talaga ang gagong yun. Napalunok siya dahil sa salitang ginamit ni Lucho. Lucho, alam mo, malimang sabihin na hindi ko sinasadya pero, oo, hindi ko sinasadyang mahulog sa isang Russell Villagracia na may sariling ng pamilya, may asawa at mga anak na. Minahal ko siya ng lubos. Bumabalik na naman ang sakit habang nagsasalita siya, pero alam niyang kailangan niyang harapin ang sakit na yon. Nang sa ganon ay mawala yon ng tuluyan, kahit pag ibig sabihin nun ay kailangan niyang ikwento sa kaharap ang lahat. Hindi para maintindihan siya nito, kundi para mailabas niya rin ang nagpapabigat sa loob-loob niya. Nagsimula yun nang mabasa ako sa ulan at pinasakay niya ako sa kotse niya. Pinunasan niyang buhok ko. He made sure na maayos akong nakauwi sa bahay. Sa kanya ko naramdaman ang pag-aalaga na hindi ko man lang naranasan sa daddy ko. But I never look at him as a father figure. Dahil kapag nagkakasalubong kami sa loob ng ospital at giningitian niya ako, ay unti-unti akong nahuhulog. Mapusok ako kaya naman nangyari ang gusto kong mangyari. Kahit mali na pumayag akong makipagrelasyon sa kanya, pumayag pa rin ako. We had a secret relationship. And I know it was wrong. It was really wrong. Pero tao lang ako. Gusto ko rin namang sundin kung ano man ang binubulong ng puso ko. Kahit alam mong nakakasakit ka na at may inaapakan kang tao? Alam ko, pero nagpaka-selfish ako. Nung gabi na inaaway ko siya sa loob ng office niya, napuno na ako noon. Gusto niya na kasing itigil ang sa aming dalawa. Naramdaman na lang ni Connie ang paglandas ng mga luha sa kaniyang pisngi habang inaalala ang mga sandaling nagtapos ang lahat sa kanila ni Russell. Tapusin na natin to, Connie. Iyon ang nabasa ni Connie sa cellphone niya. Text yon galing kay Russell na labis na nagpakulo ng dugo niya. Hindi niya akalaing tatapusin itong lahat sa pamamagitan lang ng text. Kaya kahit tapos na ang trabaho ni Connie at 10 oras na ng gabi, ay nagmaneho pa rin siya patungo sa opisina ni Russell na alam niyang hindi pa rin umaalis ng gabing yon. Nakikipaghiwalay ka sa akin? Masama ang loob na tanong niya. Connie. Bakit ha? Dahil sawa ka na sa akin? At gusto mo nang bumalik sa asawa mo? Connie, please. May... Russell! Ginawa mo lahat para lang mahulog ako sa'yo. At ngayong mahal na kita tsaka kaaayaw? Matapos mo akong pagsawaan, akala ko ba makikipaghiwalay ka na sa asawa mo? Akala ko ba mas mahal mo na ako? Akala ko ba lalayo tayong dalawa pagkatapos mo makipaghiwalay sa kanya? Umasa ako, Russell. Huwag mo naman akong iwan sa ere. Connie, I'm choosing my family. Sa sinabing yun ni Russell ay nanghina si Connie at parabang binuhusan siya ng malamig na tubig. Pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit at lupa at tila ba kay hirap huminga. Nang bumukas ang pinto ng banyo sa loob ng office ni Russell at may taong lumabas doon, ay tuluyang gumuho ang mundo niya. May tao lang naman na nakarinig ng lahat ng napag-usapan nila ni Russell. Narinig lang naman ng taong yon kung paano siya magmakaawa sa harap ng lalaking mahal na wag lang siya nitong iwan at ang taong yon ay walang iba kundi si Dr. Lucho Mondihara. Inisip mo ba na akong naggalat ng tungkol sa inyong dalawa ng gagong yun? Tanong sa kanya ni Lucho, kaya natigil siya sa ginagawang pagbabalik tanaw. Oo, hindi ko alam na matagal na pala kaming minamanmanan ng asawa niya at may mga tao siya sa loob ng kumpanya.
marami siyang koneksyon sa loob dahil asawa niya lang naman ang CEO. Huli na nang malaman kong ang assistant ko palang inuutusan niyang magmanman sa amin ni Russell. At siyang nagpakalat ng lahat sa loob at labas ng kumpanya. It was the biggest mistake I've ever did. Naging mistress ako dahil hinayaan kong sarili kong maging mapusok. I'm sorry, Lucho. Nadamay ka ba talaga sa nangyaring yun? I hope you still find a place in your heart to forgive me. Tao lang tayo, Connie. Natural na lang sa atin ang magkamali. I hope may natutunan ka sa nangyari. Maraming leksyon ang iniwan sa akin ng nangyari sa amin ni Russell. At nangangako ako sa sarili ko na hinding-hindi na yun mauulit pa. That's good. Basta alam mo kung ano ang mali mo. Alam mo kung paano mo yun itatama. At kung paano ka makakabangong muli. Mula sa pagkakamaling yun, I already forgave you. At sana, napatawad mo na rin ang sarili mo. Natunaw yata na parang yelo ang puso ni Connie dahil sa mga sinabi ni Lucho. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinabi niyang lahat sa isang tao. Ngayon lang din gumaan ang lahat para sa kanya. Napakasarap pala sa pakiramdam ang may napagsasabihan. Parang nawala ang lahat ng harang sa dibdib niya na nagiging dahilan kung bakit siya nahihirapang huminga. Friends? Tanong niya at lumuluhang inilahad ang kamay sa binata para opisyal ng kalimutan ang naging harang sa pagitan nilang dalawa. Pero imbis na makipagkamay si Lucho, ay nag-angat ito ng kamay para punasan ang mga luha niya. Hanggang ngayon, iyakin ka pa rin. Paano mo nasabing iyakin pa rin ako? Kasi nung mga high school tayo, lumiit lang ang score mo. Umiiyak ka na agad, para kang bata. Humagalpak siya ng tawa dahil sa narinig. Eh bata pa naman kasi talaga tayo nun, hindi ba? 14 pa lang ako nun. Eh kahit nga nung graduating tayo sa high school, uhugin ka pa rin. Hoy Lucho, sobra ka na ha? Natawa na lang si Lucho sa naging reaksyon niya. Kumain sila at nagkwentuhan buong araw. Hindi yata matatapos ng isang araw lang ang kwentuhan nilang dalawa lalo na at kay Rami ng pinagbago ni Lucho. Naging madaldal na ito at sobrang palabiro. Kahit nga corny ang mga jokes nito, ay natatawa pa rin siya. Sabay nilang pinagmasdan ang paglubog ng araw sa dalampasigan at nagpaalam sa isa't isa. Kinaumagahan ay maaga na namang nagising si Connie. Naghintay siya na mapadaan si Lucho sa waiting area pero walang Lucho ang napadaan. Malungkot na napatingin siya sa labas ng hotel. Glass wall yon kaya naman kitang-kita niyang dalampasigan at walang Lucho ang naroon. Miss Alejo? Napalingon siya sa front desk nang marinig ang pagtawag sa kanya ng isang receptionist. Yes? Aniya at humakbang papalapit dito. Nakaalis na po kaninang madaling araw si Doc Lucho. Kunot noong tinignan ni Connie ang magandang receptionist. Hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi nito ang bagay na yun sa kanya, eh hindi naman siya nagtanong. Akala ko ba hindi kayo nagdi-disclose ng information? Pinapasabi niya po kasi ma'am, baka daw kasi hanapin niyo siya. Ah, ganun ba? Opo, nag-iwan nga po pala siya ng number ma'am. Talaga? Kumislap sa tuwa ang mga mata ni Connie. Tawagan niyo daw ho siya. Heto po ang number niya. Salamat. Aniya, nang inabot nito sa kaniyang isang calling card. Pero hindi magawang tawagan ni Connie ang number ni Lucho. Nahihiya siya. Ano naman ang dahilan niya para tawagan ng binata? Para lang makipagkwentuhan? Parang nakakahiya naman kung yun lang ang pakay ko. Pero siya ang nanlibre sa akin kahapon. Kahit ako naman ang nagiyang mag-usap sa labas. Pwede ko kaya siyang yayain ulit at ilibre? Siyang nag-iwan ng phone number. Ibig sabihin, gusto niya pa akong makausap, hindi ba? Tama. Hindi naman siya mag-iwan ng number kung hindi niya na ako gustong makausap pa. Parang baliw na nagsasalita siya ng mag-isa habang nakatingin lang sa calling card ni Lucho. Sige na nga, tatawagan ko na lang siya. Wala namang masama dun. Magkaibigan naman na kami. Friends na kami. Pagkukumbinsin niya sa sarili. Pagkatapos kumain, ay dalidaling bumalik siya sa kaniyang suite at tinawagan na nga si Lucho. Nakailang ring lang yun at sinagot kagad nito ang tawag. Yes? Hello?
hindi maintindihan ni Connie ang biglang pagbilis ng tibok ng kaniyang puso. Hello, Lucho? Connie? Oo. Ako to. Iniwan mong number mo sa front desk. Yeah. Hindi kasi ako formal na nakapagpaalam sa'yo kanina. Maaga akong umalis at ayokong istorbohin ang tulog mo. Pare, sino yan? Babae? May syota ka na ba? Tinig ng isang lalaki ang narinig ni Connie mula sa kabilang linya. Oo, girlfriend ko to. Literal na umawang ang bibig ni Connie dahil sa narinig. Hindi niya magawang magsalita at naghihintay lang sa mga susunod na sasabihin pa ni Lucho. Talaga pare, sa wakas meron na. Thank you Lord, hindi ka na ma-out of place sa mga gimmick natin kasama ang tropa. Ikaw lang naman kasi ang single. Oo, hindi na ako single ngayon. Kaya tigilan nyo lang pagsiset ng blind date para sa akin. So, kailan mo siya ipapakilala sa amin? Hindi ko pwedeng ipakilala sa inyo. Para lang sa mga mata ko ang maganda niyang muka. Hindi napigilan ni Connie ang matawa habang nakadikit pa rin sa tenga niya ang cellphone. Pakagat-kagat pa siya ng kuko habang nakikinig sa baritonong tinig ni Lucho. Maya-maya pa, narinig niyang nagpaalam na ito sa kaibigan. Nasaan ka? Takang tanong niya nang makarinig ng ingay. Nasa labas ako. Pero pauwi na ako ngayon. Kausap ko ang isa sa mga best friend ko since high school, si Clarkson. Natatandaan mo pa ba siya? Yeah, I know him. Yung bully? Natawa si Lucho sa naging tanong niya. Pasensya ka na ha. Nagsinungaling ako na girlfriend kita. Pagod na ako sa kakaset nila ng blind date para sa akin. Ngayon, siguradong hindi na ako kukulitin ng mga yun. Bakit wala kang girlfriend? Wala pa eh. Binuntutan nito ng tawa ang sagot nito. Paanong wala? Successful ka at saka ang pogi pa. Malakas na natawa si Lucho sa sinabi niya kaya naman natawa na rin siya. Maraming pogi ngayon ang single. Yung iba, takot sa commitment. Ganon? So kahit na 20 years old ka na at successful naman sa buhay, hindi ka pa rin magpapakasal? Connie, wala naman sa edad ang pagpapakasal. Nasa tao yun kung kailan siya handa. Natahimik si Connie. Siya rin naman, 27 years old na at hindi pa kinakasal. Kasi nga hindi niya pa nahanap kung sino talaga ang para sa kanya. Kumusta dyan sa El Nido? Maya-maya ay tanong nito. Ayos naman, mainit, kaya ang sarap magbabad sa tubig. Kaso lang, wala naman akong kasama, parang ang boring. Gusto mo bang bumalik ako dyan para may makasama ka? Lucho? Sobrang mahalaga lang ang pinunta ko rito sa Manila ngayong araw, kaya umuwi ako. Pero pwede akong bumalik ng El Nido. You know, I can set aside my work para lang samahan ka. Babalik ka dito para lang samahan ako? Bakit mo naman gagawin yun? Hindi ko rin alam, pero yun ang sinasabi ng utak ko. Gusto kong bumalik dyan para masilayang muli ang maganda mong muka. Nag-init ang bawat sulok ng mukha ni Connie dahil sa kanyang narinig. Kung nakikita niya lang ngayon ang sariling mukha, nasisiguro niya na namumula na siya. Ngayon lang ulit may nagsabi sa kanya ng ganon. Binubola lang yata siya ng doktor na ito. May mga busina akong naririnig. Nagmamaneho ka ba? Pag-iiba niya ng usapan. Yes, pauwi na ako sa kondo ko. Ganun ba? Sige, ibababa ko na to. Okay, bye. Wait for me. Dumoble ang tibok ng puso ni Connie dahil parang tototohanin nga talaga ni Lucho ang sinabi nitong babalik ito ng El Nido. Magtatanong pa sana siya kung nagbibiro lang ito, pero natapos na ang tawag. Hindi siya mapakali sa isiping magkikita silang muli ng binata at hindi niya alam kung bakit siya nakakaramdam ng ganon. Dahil ba excited lang siya na hindi na naman siya mabuboard at may makakakwentuhan ulit? Siguro nga, siguro excitement lang itong nararamdaman niya. Pero ang excitement na nararamdaman ni Connie ay unti-unti ring naglaho dahil nga sumapit na lang ang gabi ay wala pa ring Lucho ang dumating. Baka nagbibiro lang siya kanina. Pagpapaintindi niya sa sarili. Pero sinasabi rin ng utak niya na hindi naman siguro ganung klase ng tao si Lucho. Hindi naman siguro ito magbibiro pagdating sa mga ganung bagay.
Bahala na nga. Bakit ba ako umaasa na babalik siya? Makaligo na nga lang. Dahil naiinitan siya, ay naisipan niyang maligo sa rooftop. May pool kasi doon. Nung dumating siya ay may mga tao pang nakatambay doon. Pero hindi rin nagtagal, ay bumaba na ang mga ito. Natuwa tuloy siya dahil solo niya na ang buong rooftop. Bababa na sana siya sa pool nang magaling ang cellphone niya na nakalapag doon. Kaagad niyang sinagot yun ang makitang pangalan ni Lucho sa screen. Hello, Lucho. Connie, where are you? Nandito ako sa rooftop. Bakit? Nakabalik ka na ba rito sa El Nido? Kumikislap ang mga matang tanong niya. Sorry, Connie. Tumawag ako para lang sabihin na hindi ako makakabalik. May emergency lang kasi. Nawala ang ngiti ni Connie. Bigla siyang nalungkot. Ano ka ba? Ayos lang, Lucho. Okay lang naman ako dito. I have to go, Connie. Napabuntong hininga na lang si Connie dahil binaba ka agad ng binata ang tawag. Mahinang ibinato niya sa may upuan ang cellphone na hawak. Bakit ka ba nagkakaganyan, Connie? Tanong niya sa sarili. Ayan ka na naman. Konting usap at kwentuhan lang. Na-attach ka na naman sa tao. Huwag ganoon, okay? Iwasan mo ang ganoon. Saway niya sa sarili. Hinubad niya ang robang suot kaya naman lumabas ang maputi niyang balat. Isang daring na red one-piece swimsuit lang ang kaniyang suot. Napahiyaw pa siya nang nilamo ng lamig ang buo niyang katawan. Lumangoy siya hanggang sa makadalawang balik na siya sa dulo ng pool. Nang makaramdam ng pagod ay pumunta siya sa gilid para matanaw ang mga yate sa dagat at nagagandahang mga ilaw sa baba. Natigil si Connie sa pagtanaw sa magandang view sa malayong harap nang marinig niya ang malakas na pag-splash ng tubig sa kanyang likuran. Napapikit pa siya dahil natalsikan ng tubig ang kaniyang mga mata. Magagalit na sana siya sa labis na pagkabigla, pero nang umahon sa tubig at lumitaw sa kaniyang paningin ang gwapo at basang mukha ni Lucho, ay literal na umawang ang kaniyang bibig. Lucho? Banggit niya sa pangalan ng binata. Bagay na ikinangiti nito. Tinitigan siya nito sa mga mata. Lihim siyang napalunok nang bumaba ang tingin nito sa may bandang cleavage niya. Akala ko, sabi mo hindi ka makakabalik. Nauutal siya at hindi malaman kung ano ang sasabihin. Ang alam niya lang ay para siyang dinuduyan sa labis na tuwa ng masilayang muli si Lucho. Niloloko lang kita. Bumalik ako para sa'yo. Wala siyang masabi. Nakatitig lang din siya sa malamlam na mga mata ng binata. Pababa sa mapula nitong mga labi. Hindi ka ba busy? Wala ka bang work sa Manila? Umiling lang ito habang titig na titig sa mga labi niya. Lihim na napalunok si Connie. Kakaiba ang titig na yun ni Lucho. Nakakakaba na nakakatunaw. Hindi ba ako nakakaistorbo sa'yo? Hindi magiging istorbo sa akin ng isang Connie Alejo. Pinipilit ni Connie na itago ang ngiti pero hindi niya magawa. Kumain ka na ba? Natanong niya na lang nang wala na siyang maisip na itanong. Hindi pa, pero gustong gusto ko nang kumain. Bumilis ang pintig ng puso ni Connie dahil sa narinig. Bakit parang iba ang dating sa kanya ng mga sinabing yun ng binata? Bigla siyang naging dirty-minded nang hindi niya naman sinasadya. Kung ganon, bumaba na lang tayo para makakain ka na. O kung gusto mo, umorder na lang tayo at ipahatid natin dito. Mamaya na. Manatili muna tayo dito. Tingnan mo. Anito at napatingin sa may bandang likuran niya. Tinalikuran niya ang binata para makita kung saan ito nakatingin. Nakita niyang isang yate na nagsisimula ng maglayag. Dumikit siya sa gutter ng pool at pinesto ang mga kamay sa ibabaw noon. Naramdaman niyang mas lumapit si Lucho sa kanya. Itinukod nito ang mga kamay sa gutter ng pool na parang siyang kinukulong sa mga bisig nito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng init dahil sa pagkakalapit ng kanilang mga katawan. Dama niya sa bandang likuran niya ang matigas at mapandisal nitong tiyan. Gusto kong sumakay sa yate. Mahinang na isa tinig niya. Ang tagal ko na kasing hindi na nakakasakay doon. Gusto mo? Well, we can avail one of their yacht in this resort. Nako, hindi na. Next time na lang. Pero alam mo,
Dream ko noon na makipag-date habang nasa yate. Habang naglalayag kami ng taong gusto ko. Are we talking about Russell again? Hindi ah. Hindi naman si Russell ang iniisip ko. Sinasabi ko lang na nangangarap ako ng date sa yate. Sige, bukas. Magdi-date tayo sa yate ng ganitong oras. Dumami ang gitla sa noon ni Connie at wala sa sariling hinarap si Lucio sa labis na pagtataka. Halos kapusin siya ng hininga dahil nang tuluyan na silang magkaharap ay sinalubong siya ng naghahapoy nitong mga mata at nang nakaawang nitong labi. Bakit naman tayo magdi-date? Wala naman tayong relasyon. Bakit? Magka-relasyon lang bang pwedeng mag-date? Putol nito sa kanya. Friendly date, ganun ba yon? Tanong niya sa kumikislap na mga mata. Yeah. Sige ba, mag-date tayo bukas. Gusto ko may mga balloon sa loob ng yate. Masigla niyang suggestion, bagay na ikinatawa ni Lucio. Oh, bakit ka naman natatawa? Balloon? Connie, bakit may balloon pa? Para tayong mga bata. Eh sa ganun ang dream date ko eh, may angal ka ba? Wala naman po, ma'am. Muli siyang natawa sa naging sagot ni Lucio. Nakakaramdam ng pagkailang si Connie tuwing nagkakadikit ang mga balat nila ni Lucio, pero mas lamang sa kaniyang tuwang nararamdaman niya kapag nagtatawanan silang dalawa. Napapansin niya rin kakaiba ang titig sa kanya ng binata, pero kagad niyang sinasaway ang sarili kapag naiisip niyang may ibang ibig sabihin ng mga titig na yun ni Lucio. Wow! Ang ganda! Naibulalas ni Connie nang makakyat sa upper deck ng yate na nirentahan ni Lucio para daw sa friendly date nilang dalawa. Nagkalat kasi ang mga throw pillow sa sahig at may mga balon namang nakasabit sa may barandilya ng yate. Napaka-romantic ng setup nila dahil may mga scented candle pa sa ibabaw ng mesang naroon. May wine at masasarap na pagkain. Hinanda mo talaga to, Lucio? Namamangha niyang tanong. Oo, kanina. Habang nag-afternoon nap ka. Ang cute naman. O kita mo, bumabahan naman palang pag-romantic dyan sa DNA mo. Pero bakit wala kang girlfriend? Tipid na napangiti si Lucio. Nakasuot ito ng simpleng white polo at black khaki shorts. Siya naman ay white summer dress na may manipis na strap ang suot. Wala akong girlfriend dahil busy ako sa mga pasyente ko. Sagot ng binata at inalalay na siya nitong makaupo. Tamang-tama at gutom na rin siya. Busy sa mga pasyente? Eh hindi ka naman masyadong busy sa ospital nun ah. Palagi kang may time makipagkwentuhan sa mga nurse. Hanggang pakikipagkwentuhan lang ako sa kanila. Katulad ng pakikipagkwentuhan mo sa akin ngayon? Natigil si Lucio sa ginagawa nitong paglalagay ng pagkain sa plato niya. No, iba. Iba tong ginagawa ko ngayon, Connie. Biglang nagseryoso ang mukha ni Lucio, kaya nagsimula na namang tumibok ng mabilis ang puso niya. Hindi ako makikipag-date sa taong hanggang pakikipagkaibigan lang ang kaya kong ibigay. Lucio. Connie, alam kong pabigla-bigla ako. But I think this is the right time to confess. Bumalik ako para maamin ang nararamdaman ko. Gusto na kita mula pa noon. Binastad mo lang ako kaya hindi na ako lumapit sa'yo magmula nang makabalik ako galing Germany. And then I knew that there is something between you and Russell. Alam mong gustong gusto kitang agawin mula sa taong yun. But I just can't interfere. Ngayon, gusto ko sanang... Lucio, I'm sorry. Napatayo na si Connie dahil hindi niya gusto kung saan man magtatapos ang mga sasabihin ni Lucio. Hey Connie! Maagap na napigilan siya ng binata sa may bandang siko niya. Lucio, alam mong galing ako sa isang relasyon na hindi papangarapin na kahit na sino mang babae. Magaling na ang puso ko, pero hindi pa ako handang pumasok pa sa isa na namang relasyon. Baby, I understand. Napagdikit ni Connie ang mga labi nang bigla na lang ay sumigid ang matinding kilig mula sa loob-loob niya sa ginawang pagtawag sa kanya ni Lucio ng baby. Kahit sabihin ang bibig niya na ayaw niya pa, pero ang puso niya, iba naman ang hiling. Walang kahirap-hirap na nahapit na siya nito sa bewang at ang kabilang kamay naman ay sapo na ang kabila niyang pisngi. Connie, naiintindihan ko.
Hindi ko sinasabing nararamdaman ko ngayon para lang magkaroon kaagad tayo ng relasyon. Believe me, I really like you. I really do. Nang makita kita dito sa resort, nasabi ko sa sarili ko na kailangan kong makagawa ng paraan para makalapit sa'yo. At kinampihan ako ng tadhana dahil naging dahilan ko ang camera mo para makalapit sa'yo. I'm not saying this para maging tayo agad. I want you to know me more. Gusto kong kilalanin pa natin ang isa't isa. Please, will you give us a chance? Hayaan mo kong ligawan ka. Bigyan mo lang ako ng kahit konting pag-asa. And I promise to make you happy, Connie. Please? Gustong maluha ni Connie habang nakatingin lang sa nangungusap na mga mata ni Lucho. Gusto niya itong pagbigyan pero natatakot siya. Natatakot siya na baka mangyaring muli ang pagkakamaling na gawa niya. Mas tamang sabihin na natatakot na siyang magmahal muli. Hindi kita pipilitin. Hayaan mo lang akong samahan at alagaan ka. Lucho. Mahina niyang nais sa tinig nang halikan ni Lucho ang kanyang noo. Para siyang natutunaw dahil sa halik na yon. At bago pa man magsibagsakan ang kanyang mga luha, ay nagulat na lang si Connie nang kumisla pang nagagandahang mga ilaw sa himpapawid dahil sa fireworks na hinanda ni Lucho para sa kanila. Parang may iilang maiinit na kamay ang humiplos sa puso niya. Natupad ang matagal niya ng pinapangarap, ang makipag-date sa yate at manood ng fireworks. Isinantabi niya sa mga sandaling yon ang lahat ng pangamba at takot na nararamdaman. Hinayaan niyang sarili na sumaya habang kasama si Lucho. Magmula ng gabing yon ay hindi na nga talaga siya tinantana ng binata. Lagi itong nakaabang sa paglabas niya sa kaniyang suite. Lumalabas sila at ini-enjoy ang bawat activity sa El Nido. Nangisda sila, nag-snorkeling, namulot ng mga kabibe at naghanap ng mga perlas. Namangka rin sila ni Lucho. At habang ginagawa nilang mga bagay na yon, ay walang humpay ang kwentuhan nilang dalawa. Kahit anong pagpipigil ang gawin ni Connie na huwag tuluyang mahulog sa binata, ay hindi niya magawa. Unti-unti niya nang nagugustuhan ang pag-aalaga na ginagawa ni Lucho para sa kanya. Unti-unti na siyang nahuhulog sa bawat haplos nito. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang Dr. Lucho Mondihara? Gwapo na nga, napakabait pa. Magkasundo sila sa lahat ng bagay. Ni hindi niya naranasan ang makipag-debate kay Lucho dahil palagi itong sang-ayon sa bawat suggestion at kung ano man ang sinasabi niya. Para siyang prinsesa kung ituring ng binata. Natatakot siya na baka mauwi lang din sila sa wala kung ano man ang meron sa kanilang dalawa ngayon. Pero ayaw niya rin namang madaliin ang puso niya. Lucho! Malakas at matinis na tinig ang narinig ni Connie mula sa may bandang likuran niya. Nagulat siya nang makitang napakasexing babae na ngayon ay nakayakap na kay Lucho. Nakalapat sa likod niya ang kamay ng binata pero napabitaw ito roon nang sunggaban ito ng babae nang mahigpit na yakap. Nasa loob sila ng club sa labas ng resort. Dumating na ang mga kaibigan ng binata dahil gusto raw siyang makita ng mga ito. Sunod-sunod ang naging batian. Pinakilala siya ni Lucho sa mga kaibigan nito na sina Clyde, Andrew at Henderson. Maging ang girlfriend ng mga ito ay nakipagyakapan din sa kanya. Isang introvert si Connie, kaya si Donna lang talaga ang kaibigan niya. Natutuwa siya dahil kay Lucho ay may bago na siyang mga kaibigan ngayon. Ang akala ng mga ito ay talagang magnobyo silang dalawa ng binata. Sumabay na lang din siya kay Lucho dahil nakiusap ito sa kanya para hindi na raw ito kulitin ng mga kaibigan. Lahat ay mababait, maliban lang kay Betty, na mukhang suplada at halata na mag-ayaw sa kanya. Childhood friend daw ito ni Lucho, pero sa nakikita niya ay hindi lang kaibigan ang turing ni Betty sa binata. Dikit ito ng dikit kay Lucho kahit ang pagkakaalam ng mga ito ay girlfriend siya ng binata. Masama pa ang tingin sa kanya. Mukha siyang pinaplastic. At nang hindi na nga makatiis si Betty, ay talagang sinundan na siya nito sa washroom. Matagal na ba kayo ni Lucho? Maarating tanong nito sa kanya habang nagre-retouch ito. Siya naman ay naguhugas ng kamay. Ah, hindi pa ganun katagal. Sagot niya at pumeke ng ngiti.
hindi nagsiseryoso sa babae si Lucho, Connie. In case you don't know. Bakit mo sinasabi sa akin yan, Betty? Because I want to warn you. Walang babaeng nagtatagal sa kanya. At ako lang naman ang palaging nasa tabi niya. Walang naging imik si Connie. Kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na ngayon pa lang. Best friend ka lang, Betty. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Humakbang kagad siya, papalayo sa babae. Pero muli itong nagsalita. Kilala ko siya, Connie. Hindi ka magtatagal sa kanya. Makikita mo, itatapon ka lang din niya na parang basura. Dahil isang tao lang ang pinapahalagahan niya. Ilang oras ding hindi nawala sa isip niya ang mga sinabing yun ni Betty. Pero hindi pa naman niya sinasagot si Lucho. May panahon pa siyang kilalanin ang binata. Kung totoo man ang sinabing yun ni Betty. Days had passed. Ilang araw na lang ay matatapos na ang bakasyon ni Connie. At sa loob ng natitirang araw na yon ay parang hindi niya na gustong maghiwalay kay Lucho. Lagi silang magkasama. Minsan ay natutulog na rin ito sa suite niya. Dahil kasama sa banding nila ang panunood ng K-drama at inaabot sila hanggang umaga sa panunood. At ngayon ay tulog pa rin si Lucho sa loob ng yate na nirentahan ulit nito para sa second date nila. Nag-beer sila kagabi at naparami ang binata. Ang pinakagusto niya rito ay kahit lasing ito ay hindi pa rin nakakalimutang respetuhin siya. Kahit gustong gusto na siyang halikan ay nagagawa pa rin itong magpigil. Natigil siya sa pagmumuni-muni nang marinig ang pagring ng cellphone ni Lucho. Nasa upper deck siya at nagpapaaraw. Naiwan pala roon ang binata ang cellphone nito. Lumapit si Connie sa mesa kung saan nakalapag ang cellphone. Nakita niyang rumihistro sa screen ang pangalang Baby na palagi nitong tinatawag sa kanya. Naramdaman niyang nanginig siya dahil sa kaba. Gustong gusto niyang sagutin ang tawag pero pinipigilan niyang sarili hanggang sa pinuno siya ng kuryosidad kung sino ba talaga ang tumatawag. May iba pa ba itong Baby na tinatawag maliban sa kanya? Dahil sa tanong na yon ay wala sa sariling sinagot ni Connie ang tawag at halos mapunit ang puso niya sa loob ng marinig ang tinig ng nasa kabilang linya. Hello, Daddy? Daddy, where are you? I've been waiting for you to call. Tinig ng isang paslitang nasa kabilang linya at ang isipin na may anak na pala si Lucho ay hindi kayang paniwalaan ang buo niyang sistema. Pamilyado na si Lucho na akala niya ay binata pa lang. May anak ito. May asawa. Umawang ang bibig ni Connie. Kasabay nun, ang pagbagsakan ng kaniyang mga luha. Unti-unti na siyang napapamahal sa binata. Pero ano ito? Mukhang pagkakamali na naman yata ang pinaplano niyang pagbigay rito ng pagkakataon na makapasok sa buhay niya. Daddy, are you there? Daddy! Binaba ni Connie ang tawag at luhaan niyang tinungo ang lower deck para makuha ang mga gamit niya. Habang tulog si Lucho, ay ginamit niyang speedboat para makalayo sa yating yon. Nang araw na yon, ay nilisan din ni Connie ang El Nido. Apo, umiiyak ka na naman. Ano ba ang nangyari? Punong-puno ng pag-alala, ang tinig ni Lola Camila habang hinahagod siya nito sa likuran. Nasa loob siya ng kwarto nito. Hindi niya na nakayanan pang itago ang tunay niyang nararamdaman. Nasasaktan akong makita kang ganyan, Apo. Akala ko ba, pagbalik mo ay magiging maayos na ang lahat? Lola, kailan mo ba ako magiging masaya? Mula pagkabata ay miserable na ang buhay ko. Naghiwalay ng maaga sila mami kaya hindi ako nagkaroon ng masayang pamilya. Hindi ko naranasang sumaya ng lubusan. Bakit ba ganito ang buhay ko? Marami na akong pagkakamali na nagawa at ayoko nang maulit ang mga yon. Malakas na umiiyak si Connie habang nakayakap sa abuela. Apo, hindi naman masama ang magkamali. Ang mahalaga ay matuto ka sa mga pagkakamaling iyon. Kahit po ang pagkakamaling yun ay maging kabit ng isang lalaking may asawa na? Connie! Lola! Ang tunay na dahilan kaya hindi na ako pumapasok sa trabaho ay hindi dahil sa naghiwalay lang kami ng nobyo ko na hindi ko magawang mapakilala sa inyo. Kusa ho akong umalis para
sa katahimikan ng asawa niya. Dahil alam kong mali ang nagawa ko. Tandang-tanda niya pang naging pag-uusap nila ni Miriam, ang asawa ni Russell. Nakiusap pa ang babae sa kanya na lubayan niya ang asawa nito. Hindi niya na gustong maulit yon. Ayaw na ni Connie na may isa pang asawa ang magmakaawa sa kanya. At ngayon kahit minamahal niya na si Lucho, ay kailangan niyang kalimutan ang nararamdaman para wala nang masirang pamilya dahil sa kanya. Para wala nang batang masaktan, katulad niya nang maghiwalay ang mga magulang niya. Kahit masakit, ay kakalimutan niya kung ano man ang nararamdaman para kay Lucho. Hinding-hindi na mauulit yon, Lola. Pangako, ayoko na makasakit dahil lang sa sarili kong kaligayahan. Magaling, Apo. Yan naman ang mahalaga. Natuto ka na. Kaya maging maingat ka pa sa susunod sa pagpili ng lalaking gusto mong makasama. Pero natigil sa pag-iyak si Connie nang makarinig siya ng sigaw mula sa labas ng bahay nila. Connie! Connie! Please! Lumabas ka! We need to talk! Lucho? Sino yun, Apo? Connie, magpapaliwanag ako! Siya ba ang dahil ng pag-iyak mo? Opo, Lola. Si Lucho. May anak na po siya. May pamilya na. Bumuntong hininga ang kanyang abuela. Mas mabuting lumabas ka at kausapin mo muna, Apo. Sabihin mo sa kanya kung ano ang mga dapat niyang marinig nang sa ganun ay magkaintindihan kayo. Kahit labag sa loob ni Connie dahil ayaw niyang makita si Lucho, ay sinunod niya pa rin ang sinabi ng lola niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya kay Lucho nang papasukin ito ng katulong. Nasa lanay sila ng bahay at magkaharap na nag-uusap. Ayaw niyang tumingin sa binata at baka matunaw lang ang galit niya dito. Sa tagal nating nag-uusap sa El Nido, hindi mo man lang sinabi sa akin na may pamilya ka na. Bakit, Lucho? Dahil gusto mo rin akong maging kabit? Nagsimula na namang bumagsak ang mga luha niya. Connie, you're wrong. Wala akong asawa. Ha? Sinong niloko mo? Connie, makinig ka. Ginagap ni Lucho ang mga palad niya pero itinataboy niya lang ang mga kamay ng binata. May anak ako sa pagkabinata. Ano? Yun ang totoo. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo pero natatakot ako na baka iwan mo ako kapag hindi mo natanggap ang tungkol sa bagay na yun. Paanong nangyari, Lucho? Alam mo kung gaano kaliberated ang ibang bansa, Connie. Binata ako at sinubukan ko ang mga bisyo na hindi naman nakakabuti. My kid is a product of one night stand dahil pareho kaming nalasing ng mami niya. Ikinasal na noong nakaraang taon ng mami niya. We tried to work out things pero hindi naman namin mahal ang isa't isa. Mahal na mahal ko ang anak ko, Connie. My son is my everything. Ngayon alam mo na ang lahat. Natatakot ako na baka ipagtabuyan mo ko. Paano ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Pwede naman nating tawagan si Mami para maniwala ka. Umirap sa hangin si Connie. As if naman makikipag-usap ako sa Mami mo. Hindi ko nga siya kilala. Isasama kita sa bahay, Connie. Alam kong may trust issue ka na. Kaya nga ginusto ko munang makilala mo ko. At ngayong alam mong may anak na ako sa pagkabinata ko, pwede mo pa rin ba akong tanggapin sa buhay mo? At sino lang ba si Connie para magmatigas? Gusto niyang makasiguro na totoo ang lahat ng sinabi ni Lucho kaya naman sumama siya sa bahay ng mga ito. Nakilala niya ang pamilya ng binata. Sobrang malambing ang mami at daddy nito, maging ang dalawang kapatid nito na puro lalaki rin. Pumunta pa sila sa Germany para lang makilala ang anak ni Lucho. Totoong ikinasal na nga ang mami ng bata. At nang magkita sila ni Sydney, ay naging malapit kagad sa kaniyang bata. Napaka-cute nito, manang-mana sa daddy nitong gwapo. 4 years old pa lang si Sydney, pero kung magsalita ay para na ring matanda. Marunong itong magtagalog dahil tinuturuan ng ama. Sinabi ng mami ni Sydney na tsaka lang daw nito ipapasama sa Pilipinas ang bata kapag ikinasal na silang dalawa ni Lucho. At dahil napatunayan naman niyang tunay nga ang pag-ibig ni Lucho para sa kanya, ay tuluyan niya na itong pinapasok sa buhay niya. Ipangako mo lang, Lucho,
na huwag na huwag mo akong sasaktan. Pagod nang masaktan ang puso ko. Connie, mahal kita. Hindi ko magagawa ang bagay na yun sa'yo. Matagal kitang pinangarap. Mula pa noong mga teenager pa tayo. At ngayon, kapiling na kita. Hindi ako gagawa ng mga bagay na ikakasira nating dalawa. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Lucho. At nagtapos ang matatamis na mga salitang yon sa isang matagal na halik. Kalaunan ay nagpakasal silang dalawa at tuluyan nilang nakapiling si Sydney. Naging masayang pamilya nila. Handang-handa na siyang maging asawa at maging ina sa magiging mga anak nila ni Lucho. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!